Good morning mga tol. So, nandito naman tayo sa Sibiyo at biyahing Camiguin Island po tayo. Papunta tayo sa pier. Ayan, kuha tayo ng ticket at ipakita natin sa inyo mamaya mga tol kung ano ang requirements nila pa pasok sa Camiguin Island. Ayan. Ay. Camiguin Province or Camiguin Island. Kailangan pala dito ang kanilang QR code tapos vaccine card. Yan lang yung requirements nila. Ayan mga tol, paakyat na po tayo sa Vizel. Yan si Shuttle Ferry.
21. Yung under construction na Malingwan, Malingwan Port. First time natin na makatawid dito sa papuntang Cavite Island na to. Kasi yung nag-install ko dito is si Cavite Butski o si Kerbots. So tayo lang ang amita for servicing. Yun ang isla na yun, yung Kamigin na island na to. Tayo sa port ng Cavite Island. Ayan, ito po yung view. So nakababa na po tayo mga tol. Ayan na. Ito na po tayo. Mambaho po tayo. Tol, sa isang vehicle ang gagawin lang natin dito mga tol yung GPS. Check natin kung anong status dun, kung kailangan natin i-upgrade, i-upgrade na lang natin kung medyo latest pa yung unit. Tingnan natin kung anong problema. So kita-kits dun mga tol, malapit na tayo. And mga tol, dito na tayo at okay na, pwede na daw tayo mag-umpisa. So hindi na nag-assist si sir sa atin kasi may busy sila, may pagkatapos natin na mag-check, mag-loading po to sila para sa delivery. Yan, bihis tayo para makapag-start. Oops, yun na. Okay na. Kapag-bihis na tayo at i-check natin. So meron tayo ditong backup. Ayan. Kung sakaling hindi gumana or may problema si unit na naka-install, kailangan nating palitan or kumbaga i-upgrade na lang natin kasi ito po ay medyo latest to kumpara sa unit na nakakabit ni vehicle. So i-check natin mga tol at ipapakita ko lang sa inyo mamaya kung anong status ni unit. Okay, bira. Yun, so natanggal na natin mga tol
At ito na yung status niya. Wala siyang supply. Ayan. So sa ano po to, wala po siyang, check natin dito banda sa may fuse area. Ito, nakita natin dito, ito yung umangat yung ano niya, fuse holder. So ibig sabihin, ito yung dahilan na lost connection po siya. Check natin yung fuse. Ayan, oh. Ayan. So na ano da, tanggal kaagad, hindi ko ma, hindi nakapit sa kanyang socket at ya. So hindi naman siya busted fuse, so yun, or putok yung fuse. Check natin. Ayan, oh. Hindi naman siya naputol. So ang dahilan, itong paa niya, oh, nakaangat. So try nating ayusin at i-check yung unit kung ito ba talaga ang dahilan. Eh ito na, nabalik na natin. Ayan, oh, naka ano na siya, saksak, or naka ano na yung fuse, nalagay na sa slot. At et, ang problema pa rin is wala pa rin supply. So kailangan nating mag troubleshooting, or di kaya lipat natin, hanap tayo ng ibang malagyan ng mga supplies or connection natin. So yan, antabay lang po mga tol sa ating paggawa or paglipat. Siguro ilipat lang natin. Ilipat lang natin to sa doon, sa may bandang susian. So okay, update lang ako sa inyo mga tol pag nag power up na si unit. Iyan. Sa dito banda yung connections niya. At ito na ang status niya. Meron siyang supply. Hindi lang natin i-upgrade kasi ano pa naman to. Malaki pa naman yung ano niya, nasa 6,000. Oh. Ayan, 6,000 pa taas. Okay pa to. At ito na. Stable na po yung status ni unit. At i-ano lang natin to. I-pa-check natin sa CS or customer service para ma-update or ma-notify ni CS na okay na, at magpapa-check tayo ng mga alerts. So ayan, success. At ang ginawa lang natin is relocate or transfer ng connection supply. So okay na, meron na siya. At i-edit lang natin or i-send lang natin yung details ni unit ulit sa web para magpapatest po tayo ng alert testings. Yan na mga tol, na ano na po natin yung details ni unit, na send na po natin sa customer service or sa CS. Yan, meron na siyang feedback na pwede na tayong magpa-alert testing. Okay. Ayan, so same as sa mga nakaraan nating mga videos na ipakita sa inyo mga tol. Ito ay auxiliary. Ayan. At iyon yung notification ni unit. Or ibig sabihin yan is nagsisend po siya na nagpapa-auxiliary po tayo. Ayan, pagka wala niyan, hindi yan nag-steady. Ayan, yun yung ibig sabihin ay okay, at nasend na po yung auxiliary alert testing. Ayan, pero medyo mabagal, kailangan tayo lang natin. Expose natin tong kanyang antena. Ayan.
wala pa. Yun. So, okay. Send na po yung auxiliary alert at balik tayo sa supply. Isaksak ulit. At ito yung main supply alert. Okay na, nasend na po yung main supply alert at ito naman ang ititest natin, emergency button. I-press natin. Ayan. Okay, at ito na yung alert. Si emergency button alert. Okay, ayan, sending na po. At dito na naman tayo sa ignition on. Ignition on alert. Ayan. At ito na. Si ignition on alert. Ang ito kasi yung isa sa matagal po siya mag-send mga tol, itong low signal. Ayan, nantayin lang natin na mag-send po. Si mabagal po yung signal ni network na naka-insert itong unit na to. So, ayan, okay. Na-send po yung ignition on alert. So ito na sa panghuling alert. So ito yung panghuling alerts na napapatrigger po natin mga tol. Ito po yung ignition off alert mga tol. Okay, ayan. So, tapos. Sa wakas, na tapos din natin na ipa-alerts lahat. Kahit ano po, low signal po yung network ni unit na naka-insert. Ayan, ito po yung attachment, ito po yung mga attachment alert na nai-send natin. At nai-send or naipa-testing natin kay unit. So, ayan, kompleto. Ayun mga tol, so natapos na natin ang ating servicing ni client at na-fix na rin natin yung unit at yung cover na tinanggal natin kanina is ano na, nagbalik na natin. So ayan, dito, nandito yung unit sa ilalim, nilagay natin at okay na. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa ating channel mga tol. At
kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at paki-hit yung notification bell at select all para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos na i-upload natin. At yan, salamat at shoutout po sa lahat. So hanggang dito lang po, kita-kits sa susunod na mga videos. Adios.